Magmumukhang parang sirang plaka lang tong video na ito mga idol dahil halos paulit-ulit at parehas lang ang makikita natin, legit. And isa lang rin talaga ang ibig sabihin nito para sa Lakers. Sa buong video ay itong corner 3 lang ang ating pag-uusapan talaga. In which ngayon, si Reeves ang andito tapos tinatao ni Eric Gordon. Now, sa slip screen ni AD rito sa ibabaw, nakawala siya at naparotate si Gordon dyan sa loob. Tama lang din naman yung ginawa ni Gordon dahil syempre kung hindi siya magro-rotate dyan, edi madali lang na makakascore si AD. Pero late na rin siya and laging option tong corner 3 mga idol kasi nga naiiwan sila nung tao nila. Ang Lakers ngayong season ay isang paint team talaga. Bulto ng kanilang scoring ay galing sa painted area so itong Phoenix syempre ay dapat pigilan sila doon. E ngayon nga na may big man na tumatao kay Reeves, baka lampasan lang ni Reeves to, di ba? Baka maiwan lang. And yung tao rito sa corner ay si Reddish na tinatao ni Okogie. Wala pang ginagawa si Reeves pero nag-double na kagad si Gordon. Ayan tuloy, naging tic-tac-toe na lang to para sa LA. Makikita muli natin dito yung priority ng Phoenix sa pag-protect the paint and kung paano rin to binasag ng Lakers. Una syempre ay dinadouble na nila si LeBron para hindi to maka-atake. Syempre, pag nasa loob naman na si LeBron ay kung hindi siya makaka-score, mafa-foul siya. Hindi naman every single time pero malaki ang chance na ganun nga po yung mangyari. So si Reeves bilang isang short roll man ay nalibre na. Bagay na bagay din si Reeves sa ganitong klaseng role mga idol kasi solidong mid-range shooter to and syempre okay din naman na secondary playmaker at malolocate niya talaga ang mga kakampi niya. So kita natin na mula sa corner, nag-rotate na itong si Bradley Beal. And itong si Nurkic, nag-rotate din po kay Reeves. And habang nangyayari din yan, itong si Gordon ay lumilipat na kay Wood. So either of the corners ay pwedeng-pwede pa rin talagang pasahan ni Austin. Pinagbayad na naman sila ni Reddish. Ibang resulta mga idol and iba lang din yung personnel na nag-execute pero ganun pa rin talaga. Si Wood na ngayon ang short roller. And from the corner, iniiwan na naman nila yung shooter. And yun din naman talaga siguro ang focus ng depensa na ang pinaka-urgent para sa kanila ay protektahan ang loob. Good luck na naman, hindi nga lang pumasok this time. Hachimura at KD dito sa right corner naman at makikita nyo nalilibre na lang si Rui noong umatake ang Lakers papasok. Halos every single time nangyayari yung ganito kung umaatake ang LA. And it's safe to say na willing po yung depensa na ibigay itong mga open shots sa ibang players ng LA. Hindi rin naman proven shooter itong si Reddish sa kanyang karera, 32.1% lang siya from deep, which is mas mababa pa sa average ng liga na 35%. Kaya nga itong si LeBron din ay binibigyan to ng kumpiyansa na tumira kasi almost every time ay good look ang makukuha niya. Although dito, na-foul si LeBron. Gumawa ng kaunting adjustment tong Phoenix mga idol. Tignan niyo si Bradley Beal habang tinatao niya si Prince. Andyan siya ready pa rin to help. Pero noong lumalapit na si Austin Reeves sa paint, nagsimula na siyang lumapit din kay Prince para hindi na to mapasahan. Which is technically okay lang din para sa Lakers dahil mas mapapadali ang buhay ni Reeves gawa nga nung big man ang tumatao sa kanya. Sabay si AD naman, guard ang tumatao so mas madali rin to para sa kanya. Maiintindihan mo rin po yung Phoenix defense mga idol, si Nurkic ang nagde-defend ng corner dito. At kung hindi po lalapit si Nurkic kay AD, wala. Easy alley-oop yan para sa LA, di ba? Kung nanatili sa corner si Nurkic, madali na lang kay AD to. So protect the paint talaga ang Phoenix's game at iniiwan nila yung corner. And pinagbayad sila ng LA dahil sa ganon. So bakit 'to ginagawa ng depensa? Una syempre para ma-stop si na AD at LeBron na makascore sa loob ng madali. Mas pipiliin nila na iba yung tumalo sa kanila kaysa mamyesa yung dalawa nilang stars sa malalakas sa loob. Pangalawa, mahina talaga sa shooting ang Lakers ngayong season. Kaya rin sila nalilibre dyan sa corner kasi tied sila bilang pinakamababa sa buong liga in terms of percentage sa corner 3. 25% lang ng mga tira nila ang naipapasok nila from the corner. Tumaas na nga yan kasi yung stat na ito ay after na ng Phoenix game nila. Na obviously ay marami pong na-shoot na corner 3 that game. That's why magandang revelation tong ginawa ni Cam Reddish mga idol para sa Lakers this game dahil nakapasok siya ng 5 threes at majority doon ay galing sa corner.
If consistently ay maipapasok po ni Reddish yan sila ni Torian Prince, mas mahihirapan ang depensa for sure. And alam din nila na kailangan nila yan i-improve dahil sabi ni Reddish, hinahasa na nila yung shooting nila sa area na iyan bago pa sila mag-practice, sabay pagkatapos din po ng team practice nila. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.